Thank you, Chef. Good morning, YouTube world. Good morning po. And sa sobrang tagal ko nang hindi nakapag-upload ng vlog sa YouTube, parang hindi ko na alam kung paano umpisahan. Liwat. Siyang giga kadlaw siyang giga. Anyway, masyadong busy kaya hindi tayo nakakapag-upload ng mga cooking tutorials, ng mga recipe, tsaka busy rin sa pag-aalaga ng ating baby. And si Manang Ellen kasi nag-start ng mag-online class since grade 1 na po siya. Kaya parang wala na talagang time mag-upload ng maraming videos sa YouTube. Pero if naka-follow kayo sa Facebook page po natin, meron akong ina-upload doon na mga, hindi naman recipe, pero sinishare ko yung mga food at food ideas kasi nagsisimula po tayong mag-low-carb diet. Kung kilala niyo po si Doktora, sino nga yun? Doktora Josephine Rojo, siya po talaga yung parang mentor ko. Not personally, pero naka-follow kasi ako sa kanya sa YouTube page niya. And doon ko rin na-learn yung benefits at yung kagandahan ng low-carb diet. Kaya for today's video, isi-share ko sa inyo yung aking meal. Kasi ako lang naman yung nag-low-carb diet dito. So basically, to start the low-carb diet, yung pagkakaalam ko lang muna ha. Kasi wala naman akong ibang sakit, wala naman, healthy naman ako, pero ayoko lang magkaroon ng future na sakit at diabetes at kung ano-ano pang mga high blood pressure, mga tataas yung cholesterol level, saka kung ano pang mga sakit na magkakaroon tayo sa pagkain ng hindi healthy na pagkain. So, pwede nyo akong samahan kasi kung gusto nyo panoorin sa mga vlog natin na pwede kong i-share sa inyo yung mga meals and ideas na kinakain ko para sa ating low-carb diet. So, for today, meron tayong fried chicken. Actually, kagabi pa na natirang fried chicken. Meron din tayong tinolang chicken. So, kagabi, chicken tinola. Yun na, chicken tinola. Tapos, ngayon, fried chicken. Meron din tayong parang tortang corned beef. Alam mo yung corned beef hindi healthy, pero masarap kasi siya. So, kailangan din natin, minsan kumain ng masarap. At yung gusto natin, di ba? So, with egg yan, corned beef with egg. Tapos, meron tayong cucumber, grilled eggplant, tsaka napa cabbage or Chinese pet chai. So, ito yung magsisilbi nating kanin, yung mga veggies na on the side. Yan yung magiging kanin natin. And kahapon, gumawa rin ako ng kimchi. So, ito, sasama natin to sa ating meal today. Kasi masarap naman yung kimchi para sa mga meat, di ba? So, basically, ito lang yung kakainin natin. Brunch na to. So, I break my fast around 10. So, parang breakfast at lunch ko na rin. And, syempre, hindi mawawala yung coffee natin. At, ano pa ba? So, yun lang po yung, siguro sa beginners pa lang po kasi ako. So, as far as I know, bawal muna yung rice and bread. Pala rice and bread pa naman ako. So, sa low-carb diet, kailangan tanggalin yung rice and bread sa diet na to. So, rice, actually, mga 1 week na siguro ako hindi nakapag-rice. And I feel good. Okay naman siya. Kala ko hindi ako mabubuhay pag walang kanin, pero no. Mabubuhay ka. Mas mabubuhay ka pag walang kanin at healthy pa yung ikabubuhay mo. Pero yung tinapay, paminsan-minsan, kumakain ako ng tinapay kasi hindi ko pa talaga totally mawawala yung bread since pala coffee ako. I need something with my coffee. So, parang sagwa naman ko coffee tsaka manok agad, diba? So, I need something na bland na ipare sa coffee natin. Pero, paminsan-minsan lang talaga, like, in a week, once or twice lang ako mag-bread with coffee. Pero, in the future, baka matanggal din natin yung bread kasi yun talaga yung number one rule sa low-carb diet. Walang bread, walang pasta, walang rice, walang carbohydrates. So, titingnan po natin yun. Anyway, so kakain muna tayo. And just comment down below kung ano yung mga ideas na meron kayo sa nag-low-carb diet at yung mga meal ideas, meal preparation nyo. Welcome po kayong mag-comment sa ating videos. And yeah, pag-usapan natin yung low-carb diet. Hindi po ako professional, pero gusto ko rin namang itry para sa good health natin, di ba? So, yun po. So, hanggang sa susunod na meal ideas natin. So, kita-kita tayo sa mga susunod na videos natin. Bye!